Para ipakilala ang ating panauhin na tagapagsalita, bibigay ko kay Sir Jason. Okay. Thank you, Sir Demian. Magandang hapon sa lahat ang ating speaker for today. Graduate ng Bachelor of Arts in Philosophy, minor in Sociology. Hindi ito mahilig mag-aral. Meron ding Bachelor of Laws. Meron ding Master's in Public Administration from Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa, Manila. And he was able to finish his Doctor of Philosophy in Philippine Studies from De La Salle University, Manila. From PUP, more than 20 years in academe, a respected speakers, both local and abroad, ladies and gentlemen, Dr. Raylan Biray. Magandang hapon, Doc. Magandang hapon, Sir Jason. Magandang hapon din, Sir Demi. Magsisimula na po ba ako, Sir? Opo, Doc, para baka kasi medyo mahaba-haba po. Mag-share na lang po ako ng slide ko. Thank you po, Doc. Salamat po. Ayan po, nakikita na po. Yes po, nakikita okay na po. Okay po, salamat po. Ang pamagator, titulo po ng aking presentasyon ngayong araw na ito ay Wika at Media, Daluyan ng Kamalayan at Kapangyarihan. Ayaan niyo po akong magsalita sa Filipino dahil ang aking pong tatalakayin ay tungkol sa Wika at Media. Okay po. Una sa lahat, nais kong ipaabot ang aking pasasalamat sa moderator ng LQEC kay Assistant Professor Demi Borromeo. Salamat po, sir. At sa ating Dean, Dr. Lorimel Ferreira, sa impitasyon. At siyempre po, sa naging tulay upang maging posible na makapagbahagi sa inyo ngayong araw na ito, isa po siyang matalik na kaibigan mula pa nung kami ay nasa kolehiyo at nag-aaral ng filosofiya sa PUP. Para ko na rin po siyang kapatid, si Professor Jason Oliveros. Yan po. Maraming salamat, Sir Jason, sa pagkakataon. So, welcome po. Salamat po. Ang larawan na naka-flash ay mga celebrity sa Hollywood. Ngayon, bakit ko ipinapakita ito sa inyo? Marahil ay makikita ninyo ang mga larawan na ito ng mga personalidad ay mayroong kayong naaalala bawat isa sa kanila. Pero maliban po doon sa mga alaala na meron kayo tungkol sa mga artista na yan o ng Hollywood, ginamit ko rin po ang larawang iyan upang ma-imagine po ninyo kung gaano ako katangkad. Nandyan po ako sa pagitan ni nandito po ako sa pagitan ni Daniel Radcliffe po ba ito at saka si Kevin Hart. Yan po. Kasi anong dahilan kung bakit kailangan kong ipakita ito sa inyo? Upang hindi po kayo magkaroon ng kung sakali man na magkabanggahan tayo sa labas, hindi po kayo magkaroon ng expectation versus reality. Kasi minsan, yung mga isang grupo ng estudyante, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkita sa universidad, sa PUP. Sabi nila sa akin, sir, akala namin matangkad ka. Ang liit nyo lang pala. Sabi na. So kaya sabi ko, sa bawat pagkakataon na ganito na mayroong Zoom session na imbitasyon, lagi kong pinapaalala na nandito lang ako sa pagitan ni Kevin Hart at ni Daniel Radcliffe. Okay po. Okay. Punta na po tayo sa aking substance ng aking presentasyon. Yan po.
po yung aking ito, yan ang balangkas ng aking presentasyon. Ang presentasyon ko po ay susunod sa ganitong organisasyon. Una, ipapakita ko ang ugnayan ng wika at media. Pangalawa, ang media bilang konteksto ng pagbabago sa wika. Pangatlo, tatalakayin ko ang media bilang lunan ng ideolohiya. At ang estado ng wikang Pilipino sa media ngayon ay bibigyan ko rin ng diin. At sa dulo, maghahandog ako ng maikling paglalago. Ano naman ito, medyo loose yung organization dahil interrelated at overlapping yung mga tema. Kung kaya paminsan-minsan makikita ninyo, tumatalon ako sa mga tema dahil overlapping at interrelated sila. Okay po. Ito naman ang pinaka-thesis ng presentasyon. Inihahayag ng presentasyon ang relasyon ng wika at media. Gayun din, ipapakita rin ang impluwensya ng wika at media sa pagbubuo ng kamalayan at impluwensya nito sa kapangyarihan. Nais rin palutangin ng presentasyon ang politikal, kultural at sosyal na epekto ng wika, media bilang ideolohikal na aparato sa lipunan. Mula nang ang teknolohiya ng media ay naimbento, ito ay naging karugtong ng panlipunang pamumuhay. Hindi na ito mahiwalay sa interaksyong personal at panlipunan. Alam nating lahat ito. Habang ang teknolohiya ay umuunlad, ang media ay umuunlad din. Ang mga channel ng impormasyon ay lumalawak at dumarami at mas nagiging inumbatibo. Kung mapapansin po natin, nagkaroon tayo ng maraming mga konsepto, lalo na itong pagpasok ng social media. Mayroon tayong konsepto ng micro-celebrity, tapos na-enhance yung digital jealousy. Kung mapapansin po ninyo, yung sinasabi kong micro-celebrity, lahat tayo ay nakakaramdam na para na rin tayong mga celebrity, di ba? So karugtong po ito ng ating panlipunang pamumuhay, kung kaya nais ko pong bigyang diin dito yon. At marami pa pong ibang mga puntos mamaya. Malinaw ito sa pakahulugan na inihandog ni pampansang artistang si Bien Lumpera. Ayon sa kanya, parang hininga ang wika. Sa bawat sandali ng buhay natin ay nariyan ito. Pero ito ay hindi inherent sa atin, kundi ito ay labas sa atin at nasumpungan natin ito pagsilang natin. Ito ay naging arbitrary sa atin. Hindi ka pwedeng lumahok sa lipunan kung hindi mo gagamitin yung konbensyon at itong wika, ang wika na ito. Malinaw ito at nagiging daluyan ng impormasyon ang wika at gayon din ang media. So ang media ay nagiging daluyan ng impormasyon at komunikasyon. Ngayon, yan yung dalawang mahalagang konsepto na tatalakayin natin. Kailangan nating malaman din na ang wika ay at ang media ay kapwa may tuturing na social phenomenon. Kapwa bunga sila ng bunga at nakatungtong sila sa interaksyon ng mga individual at lipunan. Malinaw sa atin yan na ang wika at ang media ay isang elemento ng isang lipunang umuunlad at isang lipunang dinamiko. So, mabagal. Ito ang mga dahilan kung bakit ang wika at ang media ay matalik na magkatuwang. Liban sa harapan o face-to-face na communication, ang primaryang daluyan ng wika ay media at mga channel nito. Pangunahing medium naman ng media ang wika. Malaki ang impluwensya ng media sa wika at gayon din ang wika sa media.
Maraming mga elemento, halimbawa ng wika, ang nagkaroon ng pagbabago dahil sa media. May mga salita at mga katawagan na nagsimula sa media na naging bahagi na ng bokabularyo ng mga Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na interaksyon. Sa kabilang banda, ang wika bilang natatanging medium ng media ay nagtatakda rin ng mga pagbabago sa media kagaya halimbawa ng mga sumusunod. Una, ang wikang balbal ay hindi mo makikita sa mga pahayagan o programa sa telebisyon at radyo na ang pangunahing audience ay may matataas na edukasyon. Ibig sabihin, kung ang mga audience ng mga networks or media na ito ay nasa mataas na uri ng lipunan, karaniwang hindi ginagamitan ito ng mga salita o wikang balbal. Napakalaki rin ng naging impluwensya ng media sa bawat desisyon ng publiko. Ang mga balita halimbawa ukol sa mining at di mabuting dulot nito sa kalikasan ay laging nakakapaglikom ng maraming simpatya para tutulan ng pagmimina sa lahat ng antas at sa lahat ng pagkakataon. Ito ay kahit na ang dapat tutulan lamang ay ang pagmimina na irresponsable. Dahil totoo naman, kailangan natin ang pagmimina sa ekonomiya at kailangan din natin ito sa ating pang-araw-araw na pagtakbo ng ating pamumuhay. Dahil napakalaki ng industriya ng pagmimina. Ang mga election surveys na lumalabas ngayon sa mga channel ng media bilang mga straight news ay nagkakaroon din ng impluwensya sa mga boboto o kaya'y lalahok sa anumang eleksyon. Malaki ang ambag ng mga ito sa tinatawag nilang trending. So nakita natin na maging ang mga media companies ay lumalahok na rin sa pag-conduct ng survey. So dahil maliban sa sila na ang magpipresenta ng news, sila na rin ang maghahagilap ng data para ibigay nila sa kanilang audience. Sa media, karaniwan na lang yata ang konseptong agenda, propaganda at framing. Ito ay dahil sa alam ng media at mga alagad nito na malakas na influencer ito sa mga desisyon at magiging desisyon ng kanilang audience. Ngunit ang ideal na silbi ng media bilang watchdog ng pamahalaan ay hindi pa rin nawawala sa kontemporanyong panahon. Makikita pa rin ang sigasig ng media sa kanilang pagbabantay sa mga pang-aabuso sa kapangyarihan, pagnanakaw sa kabanang bayan, maling burokrasya, di pa pang katiwalian sa gobyerno. Marami pa rin ang mga laman ng mga pahayagan, telebisyon, radyo at ngayon online news portal ang tumatalakay sa ganitong uri ng mga kwento. Ibig sabihin lamang nito, ang mga alagad ng media ay patuloy pa rin kumikilos ayon sa kanilang ideal at dakilang layunin. So watchdog pa rin sila ng pamahalaan maliban dun sa iba't ibang mga function na gusto nilang i-assume. Ano ang relasyon ng wika sa media? So bahagyaman itong natalakay sa bandang unahan ng aking panimula, nais ko pa rin itong bigyan tuon at tiin sa seksyong ito. Ang pambansang wikang Pilipino ang siya pa rin pangunahing gamit ng media sa Pilipinas. Siya pa rin ang primeryang gamit ng lahat halos ng programa sa telebisyon, radyo at pelikula. Ngunit sa mga online news portals at mga microblogging sites, nakikita natin na lalo na yung mga microblogging sites na nagpapanggap na media, nakikita natin na marami sa mga ito ang karaniwang gumagamit ng Ingles. Dahil ang target audience nila ay hindi lamang nasa loob ng Pilipinas, bagkus maging sa ibang bansa. Posible
na ito ay dahil sa kanilang coverage of scope kasi talagang malaki na yung kanilang scope dahil yung internet ay mas malaki kaysa sa mga broadcast territories na meron tayo. Ang mga dyaryo na makikita sa mga newsstand hanggang ngayon, lalo na ang mga tabloid, pambansang wika pa rin ang gamit. Maliban sa mga broadsheets na medyo mahal lang presyo, wikang pambansa pa rin or wikang Pilipino pa rin ang gamit ng media. Malinaw naman kasi ang scope ng tabloid at dyaryo sa mga newsstand ay Pilipinong mambabasa. Yung talagang nasa average lamang ang literacy at hindi naman mataas ang pinag-aralan. Samantalang ang abot ng mga microblogging sites, portals at mga broadsheets, minsan ang abot talaga nila ay buong mundo na kung saan ang wikang pambansa ay minor language pa rin kung ihahanay sa wikang Ingles. Sa ganitong sitwasyon, napakahalaga ng wika sa media. Sa pangkalahatan, ang mga sumusunod ay isang mahalagang function ng wika sa media. Una, ginagamit ng media ang wika bilang instrumento upang makapagbigay impormasyon at definisyon. Other than giving information, media through language also defines things. Nagbibigay din siya ng meaning, definition. Tandaan natin, iba na ngayon ang media eh. Kasi kung babalikan natin yung mga nakaraan, kapag ka ikaw ay miyembro ng media, usually nagbabasa ka ng news, straight news. Ngayon, dahil nagkaroon ng malaking pagbabago sa teknolohiya, lahat ay nakakapag-live na on the spot doon sa nangyayari, sa mga pangyayari, mga events, newsworthy events. Lahat halos ay may kakayahan ng mag-live. So ibig sabihin, yung straight news dati ay hindi na uubra sa mga traditional media natin. Kasi nangyayari, we report, media organizations and practitioners report and at the same time, they have to interpret the news. Dati, kapag ka mag-i-interpret ka ng news, no-no na yan eh. Meaning to say, may bagong role na yung mga media practitioners ngayon. Kasi ang role nila ngayon is to make sense of the news and to make these events, this phenomenon na nangyayari sa lipunan na consumable. Meaning to say, madaling maintindihan, madaling makomprehend ng mga tao. Yun na ang nagiging bagong role ng ating mga media practitioners ngayon. Hindi na lang sila nag-straight news. Because everybody can do it. So kaya dagdag na rito yung pagbibigay ng kahulugan or definition. Okay. Edukasyonal ang pagbibigay ng ulat ng media. Aliban pa sa marami. Kung kaya sa maraming pagkakataon, kinakailangan ng media na gumamit ng wika na madaling maintindihan ng kanyang audience. Hindi uubra ang paggamit ng isang wika na hindi kayang intindihin ng audience upang turuan sila sa mga konsepto na mahirap lalong intindihin. So ibig sabihin, para mapaintindi mo ang mga pangyayari, ang mga kahulugan ng mga pangyayari, kailangan gagamit at gumagamit na talaga ang media ng lapat sa masa. So kaya wikang Pilipino ang ginagamit. Pangalawa, ang wika ay ginagamit ng media upang lumikha ng mga konstruksyon ng realidad. Ang konstruksyon ng isang realidad ay nagiging ganap lamang kung wikang gamit ay kayang tanggapin ng audience. When we say construction of reality, nagbubuo sila ng mga konsepto na bago sa realidad at mga stereotypes, mga modelo, mga forma, mga uri na maaring nagmumula sa isang lipunan at ipapaabot nila ito sa kanilang audience at ito'y kailangang madaling tanggapin. Pangatlo, ginagamit ng media ang wika upang makapagpahayag ng mga pananaw
na magpapanatili sa status quo o ginagamit ang wika bilang instrumento ng control. Maraming mga philosopher, maraming sosyolohista ang nagtangkang pag-aralan ito. Kung nais ng media halimbawa na manghikayat at mag-impose ng control sa kanyang mga audience, kinakailangan niya ring kinakailangan din nitong gumamit ng wika na tatagos sa kaisipan ng kanyang target audience. Hindi uubra na ang kanyang gamit ay dayuhang wika na hindi kayang lunukin ng kamalayang nais nitong kontrolin or ng mamamayang nais niyang kontrolin. Okay. Kaugnay ng control, ang wika sa political nitong silbi ay ginagamit upang magkaroon ng tinatawag na symbolic violence ayon kay Pierre Bourdieu o hegemonya sa simpleng salita, ito ay hegemonya. Ginagamit ang wika upang panatilihin ang namamayaning kalakaran o sistema sa lipunan. Dito papasok ang tinatawag ni Althusser na mga apparatuses, yung tinatawag nating repressive state apparatuses at saka yung ideological state apparatuses. So yung political at cultural apparatuses. Ang wika at media ay nabibilang sa cultural apparatuses or ideological apparatuses na siyang nakikipagtulungan sa namamayaning uri upang ang sistemang pang-ekonomiya at sistemang politikal ay patuloy na manatili at upang mapigilan ang anumang resistance mula sa mamamayan. So yan yung tinatawag nating maintaining the status quo through media. So yung media, tinutulungan niya yung umiiral na status quo upang manatili ito. Pinatibay ito ni Cabien Lumbera. Ni Cabien, kapag ang wika ay napangingibabawan ng isang makapangyariang uri, napangingibabawan din ang kamalayan o diwa ng individual. By extension, naririto rin, pwede rin nating extend itong sinabi ni Cabien na kung saan kung ang media ay pinangingibabawan ng isang makapangyarihang uri, na pangingibabawan din ng kamalayan ng diwa ng individual. Ayon pa kay Cabien, ang wika ay kasangkapan ng may kapangyarihan. Marahil ay iniisip natin na siguro kaya lahat halos ng mga nagmamay-ari ng mga media companies ay mga oligarchs. Siguro iniisip din natin, kaya pala itong si Manny Villar kailangan niyang magkaroon ng isang media company kasi kailangan niyang mayroon siyang instrumento upang pangibabawan ang kamalayan at diwa ng mga individual. Mapa ang kanyang layon ay sa kanyang negosyo o pagpapayaman o kaya doon sa kanyang political na ambisyon, maging ang political na ambisyon ng kanyang pamilya. Sa slide na ito, makikita ang kahulugan ng symbolic violence. Nais kong gamitin ito bilang katumbas ng hegemonya. Ito ay galing kay Pierre Bourdieu, sabi ko na kanina. Ang symbolic violence ay isang phenomenon na kung saan ang isang kalakarang panlipunan na pampang-abuso ay malugod na tinatanggap ng uring inaabuso nang hindi siya malay. Ayon nga kay Pierre Bourdieu, symbolic violence is violence wielded with tacit complicity between its victims and its agents insofar as both remain unconscious of submitting to or wielding it. Yun ang isang ideya ni Pierre Bourdieu. Ginamit ko ito bilang katumbas ng hegemonya. Kasi upang malaman natin ito, kasi yung kung papansinin niyo, hindi natin nahahalata na may mga
may mga ideological impact sa ating kamalayan ang mga napapanood natin sa TV, ang mga napapanood nating advertisements, ang mga nababasa, ang nakikita nating mga billboards, ang nakikita natin sa social media, mayroon silang ideological impact sa atin. Na siyang tumutulong sa isang lipo ng namamayani, isang uri ng lipo ng namamayani. Yan. Nais kong ipakita sa inyo ito, marahil ay marami sa inyong nakakaalam nito. Ito yung Tatsulok ni Louis Althusser. Para lang makita ninyo yung sinasabi kong ideological at repressive apparatus na kung saan ang media ay kabilang doon sa ideological apparatus. Klaro ang paliwanag ni Louis Althusser dito. Para sa kanya, maaring hatiin sa dalawang kategorya ang mga social institutions. Una, yung repressive state apparatus o yung tinatawag nating political apparatus. Ito ay may gampaning politikal or may kakayahang magdulot ng potensyal or actual na violence. Kasama dito yung military, yung mga political agencies, yung government mismo. Mayroong kapasidad ang gobyerno na magdulot ng potensyal or actual na violence. Okay? At itong repressive na ito ang nangangalaga doon sa tinatawag nating sa economics yung material forces of production. Pero wag na nating masyadong bigyan ng malaking oras, bigyan ng laanan ng malaking oras ito. Pangalawa, yung tinatawag nating ideological state apparatus, itong nandito sa kaliwa ko, na kabilang naman dito yung pamilya, edukasyon, arts, political parties, mass media. So nandito siya sa ideological. Ito yung pumuporma sa ating kamalayan. So itong dalawang apparatuses na ito, they maintain the base o yung tinatawag nating status quo. Ito yung base na ito. At the same time, itong base na ito, pinangangalagaan niya rin yung nasa taas. So nagpuproteksyonan yung dalawang uri ng social institutions, yung repressive at saka ideological, pinuproteksyonan niya yung status quo at yung status quo naman, pinuproteksyonan niya yung dalawa. So parang nagtutulungan itong dalawa ayon kay Louis Althusser. Ibig sabihin, yung media, kasangkapan nito upang mapanatili kung ano man meron tayong ngayon. Kung mapang-abuso yung lipunan, napapanatili ng media yung mapang-abusong lipunan. Ang ideological apparatus, ibig sabihin, ay siyang nagpapanatili nung kamalayan natin na okay lamang yung nangyayari sa lipunan. So, you do not want to dissent because your mind dictates that there is nothing to dissent. Alakang kukontrahin kasi sabi ng mind mo, okay yan eh. Sabi ng mass media, okay naman yan eh. Sabi ng arts, okay yan. Sabi ng mga paaralan, okay yan. Sabi ng pamilya mo, okay yan. Maghanap buhay ka. Gawin mo yung dapat mong gawin bilang isang miyembro ng isang workforce. So kahit ka ikaw ay inaabuso, okay lang yan. Kasi nakita mo sa media, okay naman sa media. Nakita mo sa mga pelikula, okay naman ang manggagawang inaabuso. Nakakaiyak na eh. So parang ganun. So yun lamang yung basic nun. So huwag na nating masyadong laanan na masyadong oras yan. Okay. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit ang wika ay nagagamit sa pagiging selektibo ng media. Kailangan ng media na maging selektibo upang ang mga layunin ng kanilang mga namumuhunan, advertisers at political players ay mapagbigyan. Ganito ang kalakaran ng industriya ng media. At ganito rin nagagamit ang kadalisayan ng wika sa mga political at iba pang interes ng mga nasa poder o namamayaning uri sa lipunan. Ibig sabihin, hindi naman nagsisinungaling, karamihan naman sa ating mga media organizations, yung ating mga media practitioners,
Hindi sila nagsisinungaling. But they indulge in what we call selective framing or yung tinatawag nating mayroon silang isusubo sa iyo na gusto nilang isubo sa iyo nang hindi sila nagsisinungaling. Kasi it's a no-no para sa kanila. Pero they know how to tweak things para katanggap-tanggap sa iyo at hindi ka at mapagbigyan nila yung kanilang mga advertisers, mamumuhunan at saka yung mga political players na nasa likod nila. Okay? Kaya selektibo ang media. Ang ganitong phenomenon ay ipinapaliwanag ng isang teoryang pangkomunikasyon. Marahil ay alam niyo na to. Ito ay ang agenda setting theory. Pinaunlad at nilinang ito ni na Maxwell McCombs at si Donald Shaw noong 1970s. Ika nga sa Ingles, media may not only tell us what to think about, they may also tell us how and what to think about it. And perhaps when, even what to do about it. So parang lahat na yata, ito yung realidad, ito yung katotohanan, pero dadaan ito sa mga media organizations and then they would have to select, commit, and then frame narratives para makabuo sila ng isang agenda para magkaroon ng perception ng realidad na maaaring iba doon sa realidad talaga. But there was no lying, there was no false reporting na nangyari. Ang ginawa lang nila, nagsisilek, nag-uumit, tapos nag-frame ng narratives. Malakas ito ngayon kasi kung napapansin ninyo yung Russia and Ukraine, nagkaroon ng labanan ng naratibo ito. So kung saan hindi na litong-lito na tayo, paano to? Of course, nothing justifies war, di ba? Kung ano man yung ginawa ng Russia, kahindik-hindik yun. Hindi kailangan, hindi pwedeng i-justify yun. Pero ngayon, labanan ng narratives, di ba? Sinarhan lahat yung media na kakampi kay Russia o kaya yung mga Russian nationals ay hindi na nakakagamit ng kanilang mga social media para hindi makita kung anong nangyayari din sa loob. At kung mayroon mga mapapakita sa mundo ay yung mga protestang nangyayari sa Russia. Pagdating sa Ukraine, pinapakita naman yung naratibo ng kadakilaan at heroism nila. So, labanan ito ng narratives. Samantalang itong si Putin naman, nagbibigay din siya ng sarili niyang naratibo na kung saan sasabihin niya, kaya ako lamang ginawa ito upang maprotektahan yung genocide na nangyayari sa eastern region ng Ukraine. At tapos kailangan kong protektahan ng yakin teritory dahil lumalapit na yung NATO sa akin. So, these are narratives and kung kaninong kakampi yung isang media organization or media practitioner, sarili niya ang magsisilek, siya mismo ang mag-uumit, siya mismo magpe-frame ng narratives nang naaayon doon sa kagustuhan ng mga political backers niya o kaya yung mga funders niya. So, yun ang mahirap talagang kung kaya't ito, naglalaban din sa kamalayan ng isang audience. Siyempre, napakahirap nito, di ba? Para hindi ko na alam kung alin ang totoo dito, pero kung susundin mo ang puso mo, siyempre ang totoo ay yung walang violence, ang totoo ay yung pagmamahal, di ba? Parang ganun. Kasi kung lahat ay galit, gira talaga yan. So yan yung yan yung tinatawag nating agenda setting. Nakaka-apekto yung media, ibig sabihin sa ating behavior, di ba? Halimbawa, maaaring ma-impluwensyahan ng media ang ating sentimento hinggil sa ekonomiya, politika, kalusugan at iba pa. Isang magandang halimbawa dito ay yung pagtaas ngayon ng langis, ang presyo ng langis sa ating bansa maging sa ibang mga bansa. Sinisisi ng buong mundo ang Russia, samantalang ang Russia naman sinisisi na yung iba't ibang mga bansa na nag-sanction sa kanya. Eh kaya namang tumasang presyo ninyo, sinanction nyo kasi kami, hindi na kayo nagkaroon kayo ng trading sa amin sa pagdating sa langis, pagdating sa gas, etc., natural gas, etc. So kaya kayo nagkaganyan, hindi kami ang sisisihin nyo dapat, di ba? Parang
Parang baliktaran na ito ng narratives, labanan na ito ng narratives. So, depende na kung sino ang mag-handle ng framing na media organization. Pero so far, natutuwa pa rin ako kahit piniframe ng buong mundo na masama ang Russia, talagang napakasama naman talaga ng ginawa nila. Di ba? Kahit na nung gawing framing ngayon ng media strategist netong si Putin, hindi nila mapawi-bawi. So, pero malinaw sa atin na nakaka-influensya talaga ng kapalayan. Kaya nga dito sa Pilipinas, marami pa rin yung naniniwala dun sa ano eh. Maraming naniniwala na, well, parang justifiable naman yung ginawa ni Putin. Eh. That's because may sarili silang narrative na pinedel, di ba? Binenta sa atin. Tapos meron nga ako nakausap, sabi niya, alam mo, tignan mo yung Facebook ng mga maka-BBM at saka tignan mo yung Facebook ng mga Duterte. Sila'y maka-Putin din. And then they are trying to justify the war. Anyway, ganun, parang ganun. Itong slide na ito, makikita dyan ang isang uri ng agenda setting na nakita ko sa pag-search ko sa internet nung kagabi. Ito yung isang uri ng framing na maaari nating mapulutan ng aral. Halaw ito sa internet kung kaya't maaari ninyo itong i-verifika. Kung aaraling mabuti, ang agenda setting ay hindi fake news. Hindi naman fake news na sagsabi talaga ng ganyan si Manny Pacquiao. Hindi ito kasinungalingan. Ito ay isang uri ng presentasyon na naaayon sa layon ng media practitioners. Kung nais nilang maglinang ng galit ang ng mangbabasa, kaya nila itong gawin. Halimbawa, makikita ninyo dito yung framing na nangyari. Ang ABS-CBN, sabi niya, TV Patrol, Nike, inilaglag si Pacquiao dahil sa pambabastos sa LGBT. Same statement, sabi ng GMA. I don't know anong ibig sabihin ng UP. Okay? Nike, pinutol na ang ugnayan kay Manny Pacquiao dahil sa kanyang pahayag na sa same-sex marriage. Sa dalawang statement, sa dalawang headlines na ito, saan ka magagalit? Kung ikaw ay miyembro ng LGBT, magagalit ka pag pinasa mo yung ABS-CBN headline. Diba? Medyo neutral, hindi ako magagalit doon sa pangalaw agad-agad. Pupusisihin ko yung artikulo, di ba? Tingnan natin yung pangalawang halimbawa. TV Patrol ulit. I have nothing against TV Patrol. Tinignan ko lang ito, side by side ko yung mga articles nila. Pacquiao, nagsorry sa pagsabing masahol sa hayop ang LGBT. Again, if you are a member of LGBT community, magsusuka talaga ng hatred towards Manny Pacquiao. Parang magagalit ka eh. Sabihin kang masahod sa hayop. Kahit sinabi niya yan, pero iba yung impact pag nasa headline yan. Pero pagdating sa GMA, GMA tried to be neutral about it so that hindi sila makusahan ng framing. Pacquiao, nagsorry sa mga nasaktan pero pinanindigan ang prinsipyo niya sa same-sex marriage. Diba? Walang pagsisinungaling, parehong balita, parehong pinagkukuhanan ng data, pero magkaiba yung framing. Okay, hindi ako magagalit agad-agad dun sa pangalawa, okay, dun sa GMA 7. TV Patrol, Pacman, same-sex marriage, masahol pa sa hayop. Same date, sabi na yan ng GMA, Manny Pacquiao, tutol sa same-sex marriage pero hindi galit sa LGBT community. See, magkaibang yung treatment ng mga headlines nila. Now, who decides? Sino ang nagde-decide sa mga ganitong framing? Of course, yung nagde-decide dyan, usually desk editor, di ba? Yung desk editor dyan, o kaya yung pinaka-publisher nila, kung mayroon silang publisher. Pero usually, sa ganito, online desk editor ang nagde-decide dyan. Powerful din siya doon sa organization. Ang ibig lamang sabihin nito, ang media, mayroon siyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit niya ng wika, mayroon siyang kapangyarihan na imolde ang isang balita nang naaayon sa kagustuhan niyang nang naaayon sa kanyang kagustuhan. Kung gusto kong magalit ang tao, kaya kong galitin ng tao. Kung gusto kong medyo magagalit pero hindi naman masyadong magagalit, kaya ko rin gawin 'yon. Tulad ng ginawa ng GMA, sabi ng GMA, tutol siya sa same-sex marriage pero hindi siya galit sa LGBT. If
kung ako ay miyembro ng LGBT community, kahit sa tutun siya sa same-sex marriage, hindi pa rin ako masyadong magagalit sa kanya. Hindi naman siya galit sa akin. Parang ganun. So, it's a matter of framing. Ito yung mensahe ng agenda setting. Hindi magpe-fake news, hindi magsisinungaling, pero kaya nilang imanipula yung presentasyon ng naaayon sa kanilang kagustuhan. Bago ko tumuloy dyan. Yung mga framing na nakikita natin ngayon sa election, daming framing na nangyayari. There was one survey which was reported by a major media organization. Ang in-emphasize ng isang media organization was that Isko Moreno is the first is number one second choice for president. Yun yung naka-highlight. Hindi naka-highlight na 55% na si BBM o 60% na si BBM. Tinignan nila yung result ng survey na pangalawang first choice si Isko Moreno. At dun sila nag-build ng iba't ibang news. Dun nila nilaro yung kanilang news. Siyempre, depende doon sa layon ng iyong kliyente. Kung ikaw ay media practitioner, ano bang gusto ng aking kliyente or PR firm na nagbabayad sa amin kung ako ay binabayaran. So, ganun yung mga mahirap talagang iwasan, di ba, kung ikaw ay nasa practice ng media. Tumungo naman tayo sa susunod na paksa. Sabi ko nga, interrelated ito. Dito, ang maraming mga salita na nagmula at nag-ugat sa media ang naging bahagi ng bokabularyo ng mga Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na pakikipagsalabuha. Walang mali ang paggamit natin sa mga ito. Ngunit sa likod ng bawat paggamit natin, may mga kaakibat na kaisipan, ideolohiya at industriyang pang-ekonomiya ang ating nililita at nililinang. So, malinaw yan. So, tingnan natin yung susunod na slide kung alin-alin at ano-ano yung mga ito. Alright. Yan. Ilang halimbawa lamang yung nahagip ko kagabi habang nagpiprepara ako para sa lektura na ito. Una, yung pinauso ni Vice Ganda sa kanyang show na Unsabi. Yan. Ano yung Unsabi? Nahagip ko lamang yan. Pinauso ito sa television ni Vice Ganda. Tapos yung Dabar Cards, Apir at Chiche ng Tito Vic and Joey. Nakita rin natin yan. Halo ito sa kanilang Itulaga. Nariyan din yung Boom ng Boy Pickup ng GMA. Tapos syempre yung marami pang iba. Yung K-pop at marami pang iba. Ngunit dito tayo magkakaroon ng diskusyon at paliwanagan and then i-extend na lang natin sa iba pang mga bokabularyo na may impact sa atin na nanggaling sa media. Tandaan na bawat pagpasok ng mga salita ito sa ating kamalayan, sharing pagpasok ng mga kaisipan na nagiging bahagi rin ng ating pagkilos at personalidad na sa kalaunan ay nagkakaroon ng epekto sa ating pagkonsumo ng mga produkto. Pagkonsumo ng kultura, pagtingin sa lipunan at marami pang iba. Wika ito na dumaloy sa media pero matapos niyang dumaloy sa media, nagkaroon na ng epekto sa ating kamalayan, nagkaroon ng epekto sa ating behavior, yung consumer behavior, sa ating kultura at maging yung pananaw natin tungkol sa lipunan. Nakakabuo rin tayo ng mga salitang ng ideolohiya mula sa mga salitang ito na mayroong impact sa ating perspektiba sa politika, ekonomiya, lipunan, kultura, kasaysayan at maging sa moralidad. Nakikita natin yan. Halimbawa, bigyan natin ng simpleng dalumat ang mga sumusunod. Sa tuwing ginagamit natin halimbawa ang salitang unsabi ni Vice Ganda, sa ordinaryong interaksyon,
nabubuo sa kaisipan natin ang imahen ni Vice Ganda at ang kanyang mga comic antics. Parang nai-imagine mo si Vice Ganda na nagsasabi ng ansabi. Especially if the one saying it, yung ansabi, is a member of LGBT rin, gaya ni Vice Ganda. Parang ini-imitate nila si Vice Ganda habang sinasabi niya to. Ang paggaya natin sa kanyang mga mannerisms at mga pagsasalita ay lalong nagpapasikat kay Vice Ganda. Dahil si Vice Ganda ay isang produkto rin na binibili sa isang kapitalistang lipunan, nagiging intipan si Vice Ganda. Kung kaya nung uso at malakas pang kumita ang Manila Metro Film Festival, laging numero uno si Vice Ganda at saka Vic Soto sa box office. Kahit na hindi mo malunok yung kanilang mga pelikula. Opinion ko lang yun, yung hindi malunok yung kanilang mga pelikula. Kasi walang istoryang maayos, yung teknikalidad ay hindi. Parang tatlong araw lang ginawa yung pelikula. Pero nangunguna pa rin sa box office. Di ba? Kasi isa silang produktong pangkultural, di ba? At binibili natin sila dahil maaari, dahil dun sa nai-imitate na rin natin siya habang pinapanood natin siya. Particular dun sa kanyang ansabi. Okay. Kung kaya tuwing siya ay gagawa ng pelikula, bagong programa, lagi natin siyang binibili. Kumikita rin yung industriya, ng kabuuang industriya ng entertainment media. Maging yung mga kapitalista na sumasakay sa kanyang kasikatan, yung mga produktong iniintroduce niya, tulad ng makeup, kotse, damit, at iba pang mga produkto na ina-advertise niya. Dito makikita ang pagpapalakas ng lipunang kapitalista gamit ang media at gamit din ang wika. Diba? Malinaw sa atin yun. Ganito rin ang pattern ng Dabar Cards at Achiche ng Tito Vic at Joey. Simple lamang ito, pero di ba yung appear is up here nung inugat yung kung saan talaga pinasikat dyan. Maaring hindi sila ang nagpasimula pero pinasikat dyan sa Ibulaga, yung up here, na isang up here ng Amerika. Ang pagpapauso ng mga salita na dumaloy sa media ay hindi nagwakas sa media lang. Umabot ito hanggang kamalayan, malinaw sa atin yan. Ngunit hindi malay ang tao sa nangyayaring pang-ideolohikal. Hindi siya malay doon sa nangyayari sa kanya. Napansin ito ng maraming teorista, maging yung mga teorista, contemporaneong teorista gaya nila si Sek. So yung nag-concentrate talaga sa ideolohiya. Pero huwag niyong pansinin yung mga pangalan para hindi tayo malito. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit hanggang ngayon patok pa rin ang Itbulaga sa masa. Diba? Kasi pumasok sa kamalayan natin ang Itbulaga eh. Hindi rin nakakapagtaka, gaya ng sinabi ko sa inyo, na tumatabo sa film festival ang mga pelikula ni Bossing Vic. Na kung tutuusin, ay puro endorso lamang ng mga produktong pangmerkado. Pag nakita ko, ang daming products na ang tawag na placement. Diba? Wala namang kalang kakwenta-kwenta, pero kumikita sila. Dito makikita ang wika na nagiging instrumento ng pagpamanatili ng isang status quo. Kumikita ang mga kapitalista dahil sa estratehiyang ito. Hindi ba pati ang politika ay naging recipient din ng simpleng dabar cards? Senate President ngayon si Tito Soto at maaaring may chance pa yata siyang maging vice presidente. Saan nanggaling yun? Sa Itbulaga, kamalayan natin sa Itbulaga. Ibig sabihin, mula ekonomiya hanggang politika, apektado yan dahil lamang sa simpleng pagpasok ng salitang dabar card sa bokabularyong Pilipino. Ngayon, napansin nyo ba bakit sumikat yung mga dati, several years back, siguro nung mga 20 years old kami ni Sir Jason, wala kami makita mga Korean grocery stores. Walang Sangyup Salbayon, walang ganyan. Walang mga pumasok na Korean product sa atin. Halaring masyadong pumupunta sa Korea noong mga panahon na yon. Pero ang ginawang diskarte ng Korea, ipinasok muna nila lahat ng kanilang mga cultural products. Yung K-pop, K-drama, pinasok muna nila lahat yan.
nung nakapenetrate na yung kanilang K-pop, yung media, pinasok nila, nung nakapenetrate na, sumikat na yan, ang unang sumikat na sa Pilipinas ay yung kay Jang Jung ba yun? Yung nagluluto-luto. So, sumikat ang kimchi sa Pilipinas dun sa pagluto-luto ni Jang Jung. And then, gumawa ang Seoul, Korea ng replika ng kastilyo ni Jang Jung, yung set ng Jang Jung. Pumasok ang mga turistang Pilipino doon. And then, dumagsana nang dumagsa yung K-pop, K-drama sa atin. Tapos, kada kanto ngayon, may makikita ka ng Korean grocery store. Tapos, sa lahat halos ng mga department store, mayroon ng Korean skin products. Diba? Tapos, ngayon, ang bumubuhay sa Netflix, ang bumubuhay sa kanila dito sa Pilipinas, ay mga K-drama. So, isipin ninyo yun, di ba? So, ibig sabihin, yung kamalayan natin, inunti-unti tayo ng South Korea dun sa kanilang cultural product. Inunti-unti nila tayo, and then, hindi natin namalayan, kinukonsumo na natin yung gusto nilang konsumuhin natin. Nakatulong ito sa kanilang ekonomiya, lalong lumakas yung estado ng South Korea pagdating sa ekonomiya, habang ang Pilipinas naman ay lagging behind. So, at marami pang mga konkretong halimbawa ng mga kagaya rin na ganitong sitwasyon na maaari nating dalumatin. Ngunit ito lamang ay mga halimbawa. Isa lamang ang malinaw rito. Ang wika ay gamit upang ang hegemonya o yung tinatawag nating symbolic violence ay manatili. Pinapatunayan din ng ilang halimbawa na nabanggit natin na ang prinsipyo ni Althusser ukol sa cultural apparatuses ay tama. Ang wika bilang siyang wika ng kultura ay nagiging instrumento upang ang kasalukuyang sistema o status quo ay manatili at lalong mamayani. Dinagdagan ko yung aking presentasyon ng estado ng wika, wikang Pilipino sa media ngayon dahil iniisip ko napakahalaga nito para sa atin. Kasi para malaman natin kung nasaan talaga yung wika natin sa media. Ito yung ayon kay Nick Yongson, ang wika ay siyang pangunahing wika ngayon ng media. Ito ang primaryang gamit ng media para sa publiko dahil ang media ang siya ngayong pinagkukuhanan ng impormasyon at aliwan, at ang wikang Pilipino naman ang siyang pinakalaganap at pinakamadaling maintindihan. Tanggap ng lahat ng mga tagalikha ng content ng media na kinakailangan nating idaloy ang kanilang mensahe sa wikang ito. So, talagang tanggap na nila, kailangan nating mag-Pilipino talaga eh. Bihira halimbawa ang mga pelikulang Pilipino na ginagamitan ngayon ng wikang Ingles. Mas madalas, hindi tumatabo o kumikita sa takila ang ganitong mga material. Hindi rin ginagamitan ng wikang pang-akademiko ang mga popular na material sa media. Hindi pwedeng gamitan mo ng wikang pang-akademiko. Iba kasi yung wikang pang-akademiko kung ilalapat mo yan sa wikang popular. Ito ay dahil ayaw ng mga tagalika ng content na hindi makakonect sa kanilang target audience. Nais nilang makipag-usap sa publiko sa antas ng kayang-kayang maabot. Kaya kung papansinin ninyo, bakit nakapenetrate sa ating kamalayan o sa kamalayan ng masa si Raffy Tulfo? Dahil ang can you just imagine kung si Raffy Tulfo ay nag-iingles habang ang kaharap niyang nagre-reklamo sa kanya ay hindi nag-iingles at hindi halos makapagsalita ng Pilipino man. Kung sila ay galing probinsya, nahihirapan din sila magsalita ng salitang Pilipino. Kung kaya't yung naging format ng maraming mga blogs, maraming mga shows sa Pilipinas, maging sa social media or maging sa traditional media, talagang sinosolid nila talaga Pilipino gamit natin kasi hindi tayo makakatagos sa masa. Ang masa ang magbabayad sa atin, ang masa ang magdadala sa atin na magbibigay sa atin ng golden button, di ba, ng YouTube. Kung kaya't minsan na-exploit na rin itong ating mga kababayan, ginagamit na rin sila upang mapasikat ang iba't ibang mga vlogs, sorry po, mapasikat ang iba't ibang mga networks, di ba? Yung tulong-tulong, di ba? Yung
mga ganon. Tapos kung tutuusin, mas malaki pa yung kinikita nila kaysa dun sa tigulong nila. Halimbawa, kung ang isang material ay nagka-views ng 6,000, binigyan lamang ni Rapid Tool ko ng 20 million ng kinita. 6 million rather na views, million ang kinita ni Rapid Tool ko doon sa isang content na yon, pero binigyan lamang niya ng 50 mil or 20 mil. Sipin niyo yun. But Filipinos do not realize that. Yung kanyang audience, yung mga subscribers niya, hindi nila nare-realize yun. Bakit? Kasi mayroong tinatawag tayong symbolic violence. Sabi ni Paul Bourdieu. Pierre Bourdieu. Aha. So, bihira na rin nating makita yung mga material na hiwalay sa kondisyon ng mga nasa masa eh. Halimbawa, mga material gaya ng buhay mayaman, buhay pag-ibig ng mga nasa alta sosyetad, problemang buhay ng mga sendero na ang gamit na wika ay Espanyol o Ingles. Natatandaan ko nung mga bata-bata pa kami, maraming mga pelikula si Sharon Cuneta at Gabby Concepcion na ang setting nila ay mga mayayaman sila. Mga hasyendero sila, mga nasa alto sosyedad sila. Bawas na yan. Kung hindi man ay nauubos na. Kasi hindi nga makakonect sa masa. Pero noon, nakakonect sa masa. Bakit? Nag-create siya kasi noon ng imagination. Di ba? Ngayon, hindi na eh. Kasi talagang hindi na yan mag-create ng imagination kasi nandyan, hindi na, nandyan yung social media, nandyan yung internet na nagbibigay sa kanila ng iba't ibang imagination. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo kanina, nagiging micro-celebrity na rin tayo. Dati, ang makikita mo lang sa mga magazines, ang makikita mo lang sa television na nag-debating shoot na yun, yung nagpo-photoshoot, mga nagpo-photoshoot, mga artista yan. Pero ngayon, lahat nagpo-photoshoot, lahat nagpe-face. Pagka nag-beach sila, pumunta sa mga pasyalan, pinipicturan na nila. Kung anong kinakain nila, pinipicturan nila. Dati, artista lang gumagawa niyan. Kaya lang, we felt that we are already micro-celebrities. Kaya nabigyan tayo ng ganong pagkakataon. Pero ang problema nito, apektado rin ang ating kamalayan. Pagdating sa inggit, jealousy, yung bumababa rin yung ating self-esteem, diba? Yung mental health natin, naapektuhan din. Pag nakita mo yung mga kaibigan mo, mayroon na siyang malaking bahay, pero sa totoo lang, nirerentahan niya lang pala. Samantalang ikaw, nagwawalo ka sa self-esteem, self-pity, tapos iniisip mo, walang nangyari sa buhay ko, tapos hindi mo alam kung anong kalungkutang dinaranas niya, samantalang ikaw dapat maging masaya ka. Diba? Di na natin alam yan. Ngayon, ang mga makikita nating objekto or material ng mga media ay buhay squatter, buhay pag-ibig ng mga nasa looban, mga istorya at naratibo ng mga taong nasa kalye, kita natin yan, at buhay ng mga ordinaryong tao na lapat sa wikang gamit ay Pilipino. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang mga pelikula nila Brillante Mendoza, gaya ng Tirador, Lola, Masahista, Kinatay, at iba pa ay nakutuon sa buhay ng mga ordinaryong tao na ang gamit na wika ay ordinaryo at masa rin. Ganon din ang paggamit ni Love Diaz ng mga obyektong regional sa mga pelikula niya gaya ng Serafin Ironimo, Criminals ng Barrios Concepcion, parang ganon yata yung title, si Jesus Revolusyonario, Evolusyon ng Isang Pamilyang Pilipino, at marami pang iba. Ang gamit nilang wika ay wikang Pilipino o di kaya ay wikang probinsyal. Malapit sa puso at kamalayan ng pangkalahatang audience nila. Ito nga ang naging wika ng indie film generation. Yan, nakita natin yan. Kasi ginamit nila ito upang maging instrumento upang makakonect sa audience. Sa mga dyaryo, ganito rin. Dyaryo, programa sa telebisyon, radyo. Ganito rin ang sitwasyon na kung saan kinakailangan gawin ng tagapaglikha ng media na ilapat ang kanilang produkto sa kanilang audience. Same. Ganun din, kailangan yung tema ng ordinaryong buhay din ang kailangan nilang ibigay sa masa. Ibig sabihin, ang wikang Filipino, ang de facto na lingua franca
at pangunahing wika ng komunikasyon na sa halos lahat ng media ngayon. Sa makatuwid, sa pagnanais na maging popular, ibinababa ng maraming taga-media ang level ng usapan sa radyo, telebisyon at kahit print sa antas ng karaniwang tao o masa. Natila sa kanilang pananaw, which is wrong, na mali, ay mahina sa pangunawa at mababaw ang kaligayahan. Kaya binibigyan nila tayo ng mababaw din na tema because ganun ang kanilang pagtingin. Pero mali yun. Diba? Pilit nilang ibinababa ang media sa usapan ng masa. Ilipat ko lang po yun. Malapit na po ako. Nice kong ilagom ang papel na ito sa pamamagitan ng ilang mensahe at takeaway. Una, kailangan pa rin ipagpatuloy ang proseso ng intelektualisasyon ng wikang pambansa sa tulong din ng media at ang paggamit nito sa diskursong informatibo at analytical sa media. Kailangan yan. Ito ay sa kabila ng pantay na pangangailangang gawing malapit ang media at diskurso sa publiko o masa. Ika nga ni Marshall McLuhan, sikat ito, the medium is the message. Pinapatunayan nito kung gaano kalakas ang media as influencer. Kung kaya't kinakailangang itong gamitin ng tama at mahusay. Dahil kung hindi, ang pag-impluensya ay hindi lamang pangkamalayan, kundi aabot ito hanggang sa pananalita, paggamit ng wika mismo. Maaring maging dahilan ito ng pagbaba ng kalidad ng wika. Nais ko rin bigyan ng ito yung pangarap, di ba? Ito yung kumbaga kung paano natin i-reverse, okay? Kung nagagamit ang wika at media upang kontrolin or manipulahin tayo, pwede rin nating gamitin ang wika at media para naman sa ating kapakanan. Okay? Nagagamit ika nga ni Quran at sika ni Peshu. Nagagamit ang wika para sa pagbubuo ng ideolohiya. Masama yung nangyayari ngayon. Pero paari namang ang ideolohiyang mabuo ay yung makapagtataguyod sa kapakanan ng mga nakararami. Tungkulin ng wika na maging instrumento ng interaksyon sa mga sitwasyon na nakapaloob sa isang politikal na kapaligiran. So, kailangan yan. Tungkulin ng wika na payabungin ang politikal na diskurso upang ang mamamayan ay maging bukas, papagmasid, at maiwasan yung tinatawag nating linguistic manipulation. Para harapin natin yung linguistic manipulation at yung symbolic violence na yan, ang kailangan rin natin ay wika. Sa madaling sabi, ang wika ay mayroong mahalagang gampanin dahil ito ay maaring maging isang behikulo upang ang manipulative intents ng mga politiko o ng sistemang umiiral ay maging hayag. Expose natin itong manipulative intents na ito ng mga malalaking kumpanya, ng mga namamayaning uri upang makita ng publiko kung ano ang tunay nilang kulay. Marahil ay yun lamang po ang kaya kong ibahagi sa inyo ngayon. Dakala salamat, maya patgat panapon, kekongan. Maraming pong salamat. Kung mayroon po kayong tanong, pwede na po tayong